Sambang ng Virginia. Alam ko ba na wala namang masabi na mga hayop ng presence sa kapanganakan ng Jesus? Kung babasahin niyo po ang Luke chapter 2, most likely na din image na lang ng Word of Messiah na kasama ang mga hayop. Dahil Mary, as Luke reports in Luke 2:7, wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no place for them in the katulangan. Ang manger po ay feeding trough ng mga hayop. Kaya po siguro ay nasyon na may mga hayop sa gabi ng panahon ng Jesus. Iyan po ang ating trivia kung ito yung Merry Christmas. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to our online Sambang Gabi. We gladly invite you to join us every night at 7 p.m. here in our official Chivas FM YouTube channel. This will run from December 15 to 23 as we celebrate the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. John 1:14 says, "The Word became flesh and made His dwelling among us." We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. So arise, shine, for the light has come. For the glory of the Lord has risen upon you. Thank you.
ginagawa mo sa buhay ng iyong anak sa bawat araw. Salamat po, Panginoon. Naglalagay din sa mensahe ng aming marinig. Sa inang nilalagay ang mensahero mo, Panginoon. Ang mensahe ng marinig namin na magpupula namin sa iyo. Pagsaway, pagsasara, pagtuturo para sa amin. Pagpapuloy kami mabuhay ng ayon sa iyong pagkina ng kapanan. Itago mo sa iyo. Likuran ng anak mo na ipinalaga mo upang magbuti na iyong mensahe para sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na patuloy kami makakapagpuri sa iyo. Patuloy na maibibigay ang aming pagsamba dahil karapat dapat ka sa bali sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, aming Diyos, sa iyo namin pinagalik ang umang papuri at pagsamba at pasasalamat. Sama kami sa pamalan ng aming Panginoon Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Hallelujah, patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Come, let us sing for joy. At tunay ka, na-exalt natin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to the Lord, and all God. Glory to the Lord. Glory to God. Hallelujah. Let us sing for joy to the Lord.
Thank you.
I am the Lord.
worship you. We honor you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you for being our Emmanuel. Thank you, Lord, for being with us all the seasons of our lives. Thank you. Even though we pray that the heavens and the earth, you have loved us, Lord. Thank you, Jesus, for calling us your own. We are still your own. Thank you, Jesus. You are our King, our Lord and Savior, and yet you are also our friend, our brother, who cares for us, who loves us deeply and conditionally. We just honor you, Lord, hallelujah, as we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. He is truly the reason for the season. And we just bring back all glory, honor, and praise. Oh God, we are worthy, O Lord, hallelujah. We just want to praise you, worship you, O Lord, from the bottom of our hearts, O God, in a heart full of thanks and gratitude. Glory to your name, Lord. Thank you, Father God, for loving us. This we all do in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa ating online sambang gabi. Salamat sa Panginoon na pwede tayong mag-share ng testimony ng ating mga kapatiran kung saan pinakikita natin ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Sinasabi po sa Ephesians 2:8-9, "For by grace you have been saved through faith. It is not your own doing, it is a gift of God, not of works, so that no one will boast." So ang salvation po natin, ang kaligtasan natin mga kapatid ay regalo ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Isa po sa tumanggap ng regalong ito ay si Brother Orly Acopio. Siya po ay active member ng Jewels FM at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Hello Brother Orly! Hello! Sa salita, magandang gabi. Salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa akin dahil gusto ko rin pong may bahagi ang kung paano pa ako naligtas at nakatanggap ng biyayang kaligtasan mula sa ating Panginoon. Okay. Unang-una, Brother Orly, ang tanong ko sa iyo, kailan at paano mo nakilala ang ating Panginoong Jesus? Kailan mo siya tinanggap as your personal Lord and Savior? Way back 1985. Marahil, siguro, hindi ko na ma-estimate kung ano yung eksaktong date dahil siguro dahil sa matagal na, pero summertime. Mm-hmm. Pero before that, ako ay nung nag-aaral sa TIP, naalala ko, merong dalawang kabataan na nag-share sila, nag-uusap sila patungkol sa salita ng Panginoon. At nung naririnig ko yan, parang init na init ako. Hindi ko maintindihan sarili ko. Sabi ko, ako pa pinariringan ito. Parang ganun eh. Parang, para sa akin ba yan? Pero syempre, defensive ako dahil alam ko, yung kinagisnan ko na pagkakilala, pagkaalam, eh, yun yung tama. Pero sa panahong yon, marahil ay kumikilos na rin ang Panginoon sa buhay ko. Pero dahil nga binata ka na, parang feeling mo, gusto mo na mag-explore. So, dyan, pumapasok na yung may mga inuman. Bago matindi ako lasigero, pero uminom din talaga ako. Yan, sigarilyo. Napatikim pa ako ng marijuana. That time na yun. Tapos, siyempre, barkadahan, umiinom. Tapos yung mga salita namin, eh, dahil nga marikina, parang sinasabi nila na bulaklak to ng, ano, ng bibig. Bulaklak. Chicharon bulaklak. So, ganun ang nangyayari, no? At sa
kabutihan ng Panginoon dahil nga ako ay isang recipient din, member ako ng Norwegian Missionary Alliance, which is ang kanilang layunin ay tulungan ka financially doon sa pag-aaral mo dahil mahirap lang tayo at hindi kayang magpa-aral ng aking mga magulang. So tumutulong sila, hindi naman 100%. Siguro malaking bagay na rin dahil kung 50% ng tuition fees ay nagagaling sa kanila, malaking bagay na. At isa sa mga layunin din nila ay parang maisulong nila yung kabutihan ng Panginoon, yung sharing o yung salvation. So that time ay meron kami pinupuntahan na chapel dito sa Marikina din. After the meeting doon sa ano sa Norwegian Missionary Alliance, which is in Parang, pag Sunday pinipilit kaming pumunta sa isang chapel. So napupunta naman kami, pero curiosity lang, hindi pa talaga. Pero one time nagkaroon ng ano ng camp. At itong camp na ito ay sponsored ng missionaries. So dinala kami sa isang lugar somewhere in Bulacan. Naalala ko farm, maraming mga puno ng mangga at halaman. At iyon. Tatlong gabi kami yata roon at apat na araw. So medyo may katagalan. Ngayon, ang nangyari sa akin during the time ay siguro mga dalawang gabi na merong service lagi sa gabi na parating nag-aanyaya yung pastor ng salvation. Nagkakaroon ng service, kung anong mga activities. So after noon, may tinatawag silang altar call. So tinatanong, sino ba ang tatanggap sa Panginoon sa bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay. Pero ako ay hesitant ako. Talagang nire-reject ko. Sabi ko, eh tama naman ako. Umaga, wala akong kasalanan sa ano sa ibang tao. Pero dumating yung point na nagkaroon ako ng sakit. Matinding sakit ng tiyan. At lumapit na ako sa aming sa mga kuya-kuya, yung mga leader sa isang ano namin tinatawag din na ate. So sabi nila walang ano, walang gamot. So sabi ko, Lord, paano to? Parang ganoon na, doon na nagsisimula na doon na nag-work yung ano ng Panginoon sa akin. Pero that time, sabi ko, sige, kung totoo kang Diyos, magpakilala ka. Parang gano'n, hinamon ko na siya. Sabi ko, susuko ko buhay ko sa iyo lahat. Lahat ng mga gawi, lahat ng mga salita, kung gano'n, susuko ko sa iyo. Talagang kikilalanin kita bilang Panginoon na tagpagligtas. Kaya lang, pagalingin mo yung tiyan ko. Ganon. Meron akong meron akong demand na sa Panginoon. Sabi ko, kung totoo ka, pagalingin mo ako. Isang gabi, uli, na may altar call. At nung gabing yon hanggang kinabukasan, gumaling ako. Nawala yung sakit ng tiyan ko. Wala akong ininom na gamot. At sinabi ko na lang, salamat Lord. Pinagaling mo na ako. Parang tumatawag-tawag na rin ako. Ngayon, yung nagkaroon ng service na naman ng gabi, nagkaroon na naman ng altar call. Para nagpaalala sa akin ng Panginoon, di ba, Ordi, nangako ka? Pag pinagaling kita, tatanggapin mo ko bilang Panginoon at tagapagligtas at susunod ka. So, yun na yung time na naalala ko. Ay, oo nga pala, Lord. Sabi ko, nung tumawag yung pastor, kung sino yung tatanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, isa na ako doon. Amen. Mula doon sa kinatatayuan ko sa likod, talagang boldly lumapit ako sa harapan at ipinanalangin ako at tinanggap ko talaga ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. That was 1985.
somewhere summertime yun eh. It's either na April o Mayo, basta mga ganun. Hindi ko na ma-recall kung anong date. Pero simula noon, 'yun. Yun na yung nung tinanggap ko siya. Ito na. Ito na si Brother Orly. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Sinofen ang puso mo para yes, tanggapin siya. Talaga. Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Brother Orly, mahaba-habang panahon yes. na rin, ano, wala na maging Christian ka. Ano-ano yung mga pagbabago na napansin mo no, sa iyong buhay na ano yung mga pagbabagong napansin mo sa iyong buhay mula nung magiging Christian ka? At ano-ano naman yung mga blessings na natanggap mo mula sa Panginoon? Ay, nako, ang dami. Maraming pagbabago, marami ring sablay. Una, siguro, tingnan natin kung paano ako binago. Sabi ko nga doon sa Panginoon, sabi ko, Lord, pag hinipo mo ako, pinagaling mo ako, yung lahat ng mga bagay na yon, yung pagmumura, pagsisinungaling, sinungaling din tayo eh. Lahat ng mga bagay na yun, pag-iinom, pag-sigarilyo, lahat yon. Sabi ko, Lord, susuko ko na sa'yo. Uh-huh. At iyon ay ano, nakita yan ng mga kaibigan ko sa bahay. At naalala ko nga no, pag may bisita sa bahay, hindi siya makakaalis hanggang di ko sinisyaran eh. Ay ganun kainit nung panahon na yon, no? Ang init talaga. Now, sa ibang mga bagay na pwede kong masabi, mula nung tinanggap ko siya from 1985 at hanggang ngayon, hindi ko naman masasabi na smooth sailing yung aking pagiging Christian. Okay. Dumaan din tayo sa mga pagsubok. Uh-huh. Dumaan din tayo sa maraming samot-saring problema. Uh-huh. Kuminsan nga, ano eh, sabi ko, Lord, ito na ba yung buhay talaga? No? Siyempre, binata ka noon, tapos nagkapamilya ka. Nung ako ay nagkapamilya na, nagkaroon kami ng anak ni Sister Cora, ang trabaho ko noon ay pumupunta ako sa iba-ibang lugar. Naikot ko na halos ang buong Pilipinas. From Luzon, Visayas, Mindanao. Uh-huh. Ang trabaho ko noon ay ahente ng sapatos. Uh-huh. So, yun yung kung bakit ako napupunta sa ibang mga lugar. Ngayon, isa sa mga bagay na nakikita rin nila sa akin ay siyempre, mga ahente pupunta sa isang ano, sa isang lugar, magiinuman, pag-uwi niyan, may misa sila, bar. Pupunta sila sa ganun. So ako, pinakatawanan ko na hindi ako pwede sumama sa kanila. Sabi ko, Kristiyano ako. Kaya nung una, nung makilala nila akong ganun, niyayaya nila ako, pero nung sinabi ko, hindi ako pwede dyan, Kristiyano ako. So, mula noon, naiintindihan ni nila ako. Kumbaga, hindi, kasama si Orly. Iba yan eh. Parang gano'n. Amen. So, ang buhay na ito ay kay Kristo. Hindi pwedeng kay Kristo eh kasama ang sanlibutan sa mga bagay nito. Sabi ko, binago na ako ng Panginoon. Kaya nung time na yon, ipinaglalaban ko talaga si Kristo. One time nung bago akong mananampalataya, ilalayan ni alam ni Brother Boy yung buhay ko. Uh-huh. Dahil magkapit-bahay lang kami. Uh-huh. After ng salvation ko, siya yung na-meet ko kaagad. Sabi niya, Brad, mamaya may prayer meeting. Prayer meeting agad. So sabi niya, sama ka. Sige, sabi ko, sama ako. Mm-hmm. Alam mo yung prayer meeting na yun, yung unang prayer meeting, naalala ko pa nun. Yun yung gabi na nagkaroon ng water baptism. Nagpabaptize ako doon sa chapel. Pastor Papa, under Pastor Papa pa nun. Oo. Naalala mo yun, doon sa likod nung ano, nung pulpit. Yes. Merong maliit na baptismal ano doon. Pool. Baptistry, oo. Yeah, baptistry. Doon ako nabautismal. At mula nun, ay tuloy-tuloy na. At sabi ko nga, hindi ganun ka-smooth yung buhay. Kasi nung maging Kristiyano ako,
Number one persecutor sa akin, pamilya. May pagkakataon na yung mga damit ko, eh, nabanggit na rito ni Pastor Roger, minsan, damit ko, ilalabas na. Dahil hindi na ako pauwiin. Galing ang prayer meeting eh. Ganon ka, ano, ganon. Kaya ipinaglaban ko talaga si ang ating Panginoon. At ngayon, nakita ko naman sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid. Well, narespeto nila ako. Bagamat hindi pa rin sila mananampalataya. Pero makikita niya, eh, gusto ko maging tagasunod din sila ng Panginoon. Pero sabi ko, Lord, eh, hindi naman ako nagliligtas. Yes. Ang akin lang is prayer for them. At narespeto na nila. Natanggap na nila ako bilang si Brother Orly. So, Brother Orly, siguro ang dami ding blessings na natanggap mo from the Lord. Ano? Yes, yes. Ang dami. Una, syempre, yung tatlo naming mga anak na mga gwapo. masasabi kong blessed din. Kasi, sabi ko nga nung misan, iba-iba ang paggalaw at pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Yung magkaroon ako ng ito, yung binigyan ako ng Panginoon ng glass aluminum, yung Artec. Doon ko nakita na iba yung blessing ng Panginoon. Naalala ko, sabi ko, kung isa kang negosyante at gusto mo magtayo, kailanganin mo ng puhunan. Si Brother Orly, walang puhunan. Pinaalis na nga kami sa bahay. kung lugar naman, wala rin akong lugar. Nangungupahan nga lang eh, di ba? Parang gano'n. Pero, sa tulong at biyaya ng Panginoon, ito yung bunga marahil na mula nung ako ay naligtas at hanggang ngayon. Ito na yung bunga at binihiyayaan ako ng Panginoon ng isang trabaho, hanap buhay, negosyo. Masasabi nating negosyo na ito. At dito, nakita ko yung pagkilos ng kamay ng Panginoon. Na siya po talaga ang nag-bless nitong glass aluminum. In fact, wala akong alam sa fabrication, wala akong alam sa installation. Pero binigyan naman ako ng Panginoon ng mahuhusay at magagaling na kasama para naitayo ang negosyo nito. So, Brother Orly, exciting ang buhay Kristiyano. Yes. Meron nga, sabi mo nga, hindi naman yan smooth talaga. So, meron ka bang word of encouragement para sa mga nanonood sa atin ngayon na hindi pa mananampalataya? Well, una, ang masasabi ko, ang Panginoon, wala tayong ibang masisilungan. Walang nakasulat sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng bawat tao. Kundi yung pangalang Jesus. Wala nang iba. At siya yung ating tagapagligtas ng buhay na ito. Pangalawa, siguro isang challenge talaga na gusto kong ibigay din na encouragement sa mga hindi pa mananampalataya. Ang buhay na ito matatapos eh. Pero ang pag-ibig ng Panginoon magpawalang hanggan. Amen. Kahit na anong sitwasyon ng buhay natin, hindi siya malilimitahan. Imposible sa tao, posible sa Panginoon. Amen. At isang bagay pa na hindi ko makakalimutan, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, I will never leave you nor forsake you. At mula noon, naalala ko yan hanggang ngayon. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon kasama ng ating pamilya. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. At kung gusto niyo ng kapayapaan, siya yung Prince of Peace. Amen. Kung gusto niyo kung when it comes to money matters, siya yung Jehovah Jireh. Diba? Siya ang mag-aayos ng lahat niyan. Yes, kung amen. Gusto niyo naman ng healing, Jehovah Rapha. Pinakamagaling na doktor sa lahat.
wala nang papantay sa kanya. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Salamat, Brother Orly, sa iyong testimony. So inspiring. At nakita po natin kung paano ka binago ng Panginoon, paano ka binless ng Panginoon sa panahon na ikaw ay nagiging Christian. Kaya, thank you so much. Purihin ang Panginoon na sabi mo nga, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon in any circumstance of our lives. Kaya, thank you, Brother Orly. Salamat. Salamat sa Panginoon. Ayan, mga kapatid, isa ulit na testimony ang natunghayan natin ngayong gabi. Nagpapatunay na ang Panginoon po talaga ay napakabuti sa mga buhay natin. So, binibigay po natin lahat ng glory, honor, and praises to our God. And once again, we say that the Lord is so good, so wonderful, so wonderful, and so faithful in our lives. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. God bless us all. Pagka Jesus ang tiwala.
Hayaan niyo po muna na batiin ko kayo ng magandang gabi. Magandang gabi po sa ating mga kapatiran na nasa Jewel sa FM Marikina. Maging sa mga kapatiran natin na nasa Jewel sa FM Sariaya. Sa mga kapatiran natin na nandyan sa Jewel sa FM Louisiana. At maging sa mga kapatiran natin na nasa kanilang mga tahanan na lagi po namin nakakasama sa mga online na gawain ng Jewels FM. Muli po, magandang gabi sa bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay nasa panahon ng sambang gabi kung saan ako po ay naatasan ng ating butihing pastor, Pastor Felix, na isa sa mga maghahatid ng mensahe ng salita ng Panginoon. Ako po ay nanalangin sa ating Diyos, sa ating Panginoon, kung anong mensahe ang pwede kong ibahagi kung saan ako ay mapagpala at maging yung mga taong makakarinig nito ay mapagpala din. Kaya narito po ngayon ang mensahe kung saan ang Panginoon ay tumugon naman sa aking panalangin. Ang mensahe na ating marinig po ngayon ay pinamagatang Keep Christ in Christmas. Hayaan niyo po na simulan natin ang ating pag-uusap o pag-aaral sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Matatagpuan po ito sa unang Timoteo, kabanatang 1, talatang 15. Sa 1 Timothy 1, verse 15 ng NIV, "Here is a trustworthy saying that deserve full acceptance, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst." Sa Tagalog po, sa Mabuting Balita Biblia, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa makasalanan. Tayo po ay yumuko, pumikit at manalangin. We thank you, God, that you have sent your Son, Jesus, to us. Patuloy niyo po kaming turuan, enlighten us on more deeper meaning of His coming to the world to save us. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang higit po namin maintindihan kung bakit may Pasko at kung paano po namin ito may se-celebrate na kami ay higit na mapagpala niyo at kami man ay maging pagpapala sa iba. Be our speaker, O God. Gamitin niyo po ang aking labi upang malayang maahiyag ang inyong mensahe sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pagdating po ng Pasko sa buong mundo ay sadyang hinihintay ng mas higit na nakakaraming tao. Ang Pilipinas po ang may pinakamahaba na may paghahanda at pagse-celebrate ng Pasko. Sa totoo lang po, kalagitnaan pa lang ng August sa social media. Makikita na natin, sumisilip na si Jose Marichan para awitan tayo ng Christmas in our heart. Paksan pa ng September 1, may mga tahanan na dati naman kaya tahimik. Pero pagdating ng September 1, nagtutugtugan ang kanilang mga radyo at ang himig na matugtog ay mga himig pamasko. May mga sambahayan na rin na nagsisimula na rin magpa-ilaw ng kanilang mga Christmas light. Talagang naantay nila yon September 1 pa lang, para masimulan na nila yung kagayakan na yon ng kanilang bahay. May mga palamuti nila, gano'n. Habang tumatagal, lalo na pagdating ng November, ang mga kawani ng gobyerno, sadyang excited na sila. Kasi November 15, nare-receive na nila yung kanilang mga bonus. Yung iba bonus, yung iba mga bonuses. Kaya talagang marami ang
marami ang excited para sa pagdating ng November 15 na yon. Ganun din naman, pagdating na ng December, talagang, siyempre, December na. Ang mga malls, punuan na. Dahil may mga Christmas sales, 50%, 70% na Christmas sales. Sadyang, ano, sadyang napakaabala ng mga tao dahil talagang nagsisimula na silang mamili ng kanilang mga iriregalo. Kung di man sila pabumili, talagang tumitingin na sila ng kanilang iriregalo. Bago dumating yung talagang petsa ng Christmas, ay alam na nila ang kanilang bibilin. Second week ng December, kabi-kabila na ang mga Christmas party. Talagang sa kumpanya nga namin, sa kumpanya na aking pinaglilingkuran, bukod sa may pangkalahatang Christmas party, may pang mga per department na Christmas party. Gayun din naman yung aking mga kliyente namin, yung aking mga kliyente. Lahat ng kanilang mga, bawat kliyente, talagang yung schedule ng kanilang mga Christmas party, pinaalam sa akin dahil nandun yung kanilang solicitation para sa kanilang grand prize na raffle, o kaya ay talagang yung iba nag-request ng lechon para sa kanilang Christmas party para may pagsalusulan daw sila. Gayun din naman ang mga nanay, talagang lalo na yung bispiras, busy ng paghahanda. May mga gumagawa ng fruit salad, may mga nagbe-bake ng mga cake, ang mga ate, talagang pinaghahandaan ang gagawing pagsasalo, lalo na doon sa Kapaskuhan dahil ang Christmas talaga ay pagsama-sama ng mga pamilya, mga kamag-anak, at maging mga kaibigan. Nakakatuwang tingnan ang mga tao. Sa panahon ito, talagang ang mga tao nagbabaitan. Ang babait dahil nagbibigay ng mga regalo. Napaka-generous kasi may mga aginaldo. Nakakatuwa na talagang sino naman ang hindi ma-excite sa pagdating ng Christmas. Pero yun yung may bahagi naman na nakakalungkot. Bakit? Kasi pagkatapos ng Christmas, balik sila sa mga dati nilang ugali. Mga selfishness, nandun na yung katotohanan kung ano nga ba yung dun lang sila na focus do sa celebration. At ang mga nakakalungkot pa, talagang hindi na nila naiintindihan yung kahulugan at kadahilanan kung bakit may Christmas. May mga tao pa nga dahil pasosyal, instead na batiin ka ng Merry Christmas, ang gagamiting pagbati sa iyo ay Happy Holidays. Nawawala na yung Christmas, nawawala na yung, kaya nga yung title natin, di ba? Keep Christ in Christmas. Nawawala na yung diwa ng Christmas. May mga Christmas na isinusulat nila na yung Christ ay inaalis nila at pinapalitan nila ng X. Kaya instead na Christmas, X-mas. E sa mathematics, pagka tinignan mo kung ano ang ibig sabihin ng ginagamit ang letrang X ay doon sa representation ng unknown values. Ibig sabihin, hindi nila kilala yung kanilang pinagse-celebrate. Kasi Xmas unknown. Yung iba naman, yung representation ng X is deleted.
isipin natin yan, no? Si Christ dinilit doon sa Christmas. Nameless na celebration na talaga ang nangyayari. Ang talagang kahulugan ng Christmas, kung titingnan natin, ano ba ang pakahulugan sa atin ng Christmas? Sa Biblia, nababasa natin yung Christ, nababasa natin yung Messiah. Ang Christ ay Greek word ng Christ, at ang Messiah ay Hebrew word na pareha, naiisa ang meaning ni na the anointed one. The anointed one. Kagaya nung ating binasa kanina do sa First Timothy, 'di ba? Sabi doon, Christ Jesus came into the world to save sinners. Christ Jesus came to the world for sinners. Christmas. Yung pagkakapanganak ng ating Panginoon, yun yung simula ko saan dumating yung magliligtas sa atin. Ngayon, tingnan natin yung Christmas, yung salitang Christmas. Ang root word nun ay Christ, ang ating Panginoong Yesu Kristo. Mas ay may letter na M-A-S. Ano kaya yung M-A-S? Men are sinners. Man are sinners. Kaya pagka inalis mo si Christ, man are sinners without Christ. Sa definition ng Christmas, makikita natin kung ano talaga ang kahulugan ng Pasko, ng Christmas. Kung wala si Kristo, naiiwan tayo, mananatili tayong mga tao na makasalanan. Kaya napakabigat nung bitawan na talata doon ni Timothy, lalo na doon sa last part nung talatang ating pinag-aralan. Sabi niya, at ako ang pinakamasama sa mga makasalanan. Sa makasalanan. Sa daw yung naintindihan niya ni Timothy. Sa yung batang pastor na naging pastor, si Timothy sa Biblia. But the real reason for us to have joy this time of year because of the birth of Christ, the one who came into the world to save sinners like us, the one who was born in Bethlehem in Christmas. Yun yung talaga reason pagpangito ng ating Panginoon. Napakahalaga ang Christ in Christmas. Keep Christ in Christmas ay napakahalagang paalala po sa atin. At huwag nating baliwalain. The number one way to keep Jesus Christ in our Christmas is to have Him in our life, in our daily life. If you have already accepted Jesus Christ in your heart as Lord and Savior, yun yung dapat na maging sentro unang-una ng pang-araw-araw nating buhay. Lalo na, hindi lang ng tradisyon ng Christmas, kundi bakit natin ito sineselebrate ng ganon. Isipin natin yun. Ang nakakalungkot kasi, nawawala na talaga si Christ sa pagsa-celebrate natin ng Christmas. Bakit kanyo? Unang-una, maging doon sa paniniwalang tinuturo natin ngayon sa mga bata, o mag-wish ka kay Santa Claus para ibigay yung kahilingan mong regalo. Dinadaya tayo ng mag-wish. Actually, mag-pray ka kay Santa Claus, hindi na kay Christ. Tingnan po natin kung paano po tayong nadadaya. Kaya nga nasabi ko sa inyo na,
Happy Holidays instead ng Merry Christmas. Mga simpleng salita na ginagamit natin, pero pandaraya po yun ng kaaway. Keeping Christ in Christmas means daily revealing of the character, love, and the spirit of Christ that dwells in you. Nakakatuwa po kasi yung larawan ng pagkakapanganak ng ating Panginoong Yesus. Nung siya ay pinanganak, walang silid, di ba? Walang paupang silid na tumanggap sa kanila. Kaya sila ay nangalong doon sa kulungan ng mga tupa. Kaya nung ang ating Panginoon ay luwal, panganak, siya ay binalot ng lampin at saan po siya nilagay? Sa pasamsaban o sa samsaban ng tupa. Ang samsaban po, ano yun eh? Sa amin sa Tarlac, ang tawag po namin doon ay labangan. Kung saan pag yung mga alaga naming baka o alagang kalabaw ay nasa kulungan, maging alaga ng kambing, kami po ay nagagamas ng damo. Doon namin, pag nakatali ang aming mga alaga na yon, doon namin nilalagay para habang sila ay nasa kulungan, ay meron silang kakainin. Madumi po. Madumi yung ano na yon. Yung pasamsaba na yon. Yung labangan na yon. Alam niyo po, nung dumating si Jesus Christ, doon po siya nilagay. Metaphor lang po yung bilen. Pero kung titingnan po natin nung tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating puso bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay, kasing larawan po siya ng, yung ating puso ay kasing larawan po nung pasabsaban na yon. Yung puso nating marumi, doon natin siya tinanggap upang linisin ng ating mga maruming pamumuhay. Maruming puso. Kaya, kung lubos po nating maintindihan talaga, ang sinari lamang siya dun sa pagkakapanganak ng ating Panginoon. Pero isa po siyang simbolo. Naging metaphor lang po talaga yun. Pero ang totoo na, yung katotohan ng espiritual na ibig pahayag sa atin. Wala pong makakapagsabi sa atin na tayo ay walang kasalanan dahil Biblia po mismo ang nagsabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and come fall short of the glory of God." At ano naman yung sinabi din ng Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus." Pero ano po ang pinakamagandang regalo sa atin? Yung John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life." Isipin po natin yan. Dahil tayo ay makasalanan, sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung pagdating po ni Jesus Christ na siyang tema dun sa Christmas, yun po ang talagang kahulugan. Ibig ko pong tingnan natin yung tatlong bahagi, tatlong karakter dun sa unang Christmas. Yung tatlong karakter na talagang remarkable ang mga karanasan sa unang Christmas. Unang-una po nating tingnan si Joseph. Si Joseph po, mababasa po natin yan sa Matthew 1:22-24.
makikita po natin doon kung ano, kung paano si Joseph ay sumunod sa sinabi ng Panginoon. Alam po natin ang ano, kwento ni Joseph. Si Joseph ay nakatalagang mapangasawa ni Mary. At nung yung time ng kanilang wedding nung gabi, nalaman niya na ano, 3 to 4 months on the way na si, ano, si Mary. E samantalang sa culture na nila ay 1 year before ng wedding, eh, hindi sila nakikita. Para talagang mapatunayan na naging tapat yung mapapangasawa nila sa kanila. Pero ito, ngayon si ano, si Joseph, malalaman niya na 3 to 4 months on the way na si Mary doon sa gabi ng kanilang wedding. Kaya, nagdalawang isip si Joseph. Pero, nung siya ay natulog, binalak niya na hiwalayan si Mary. Pero nung siya ay natulog at dumating sa kanya ang salita ng Panginoon sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Nagsasabi na, sabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong mapapangasawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayos ay pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang asawa. Ano po ang makikita natin doon? Nakatangian ni Joseph. Ang makikita po natin doon ay yung kanyang pag-obey sa Diyos. Yung kanyang pagsunod. Napakadakila ng puso ni Joseph sa pagsunod sa Diyos. Kaya makikita po natin doon, obedience yung number one. Susunod na karakter na ibig ko pong mabigyan ng ano, na puntos ay namang mababasa natin kay sa Luke 1:30 to 31 at yung 38. Ito naman yung si Mary. Si Mary, sinabihan ng anghel ng Diyos na siya ay magdadalang tao. Sinabi niya, ako po ay birhen at ako po ay walang karanasan. Ano sabi ng Diyos sa kanya? At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilika sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Ano ang narinig kay Mary? Ang niyo pong kalooban ang makapangyari. Ano po ang makikita nating katangian, Mary, na pwede nating hangaan? Submission. Yung kanyang pag-submit sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung obedience? Ano ba yung submission? Ano ba pagkakaiba nun? Ang obedience kasi is an outward action. Doing what you have told. Iyan yung ano eh. Obedience. Pero yung submission. Yung submission is an inward attitude. Wherein voluntarily placing someone else will above your own. Ilalagay niya yung sarili niya doon sa ano. So, talagang, kumbaga, makikita natin doon, outward action yung kay, ano, kay Joseph.
inward action naman yung kay Mary dahil talagang siya naman yung papasok sa ganung kalagayan. Makita natin doon yung submission. Kanina po ay obedience, ngayon ay submission. Ang pangatlong tingnan natin, sabi ko, tatlong character po yung kung saan atin titingnan. Ang tingnan naman po natin yung mga character na binabanggit sa Matthew 2 verses 1 to 2 saka yung 9 to 11. Mahaba po yun, pero dahil alam naman natin na yung kwento, ang tinutukoy naman po dito ay yung mga wise men o yung mga magay o yung mga mago, yung mga wise men, mga matitalino ng mga mago. Ano ang makikita natin sa mga mago? Sila yung mga mayayaman, mga paham, mga marunong. Isipin natin na yung mga mago na yon, nag-travel sila ng halos kung ilang buwan, na ang layo na kanilang tatahakin ay 1,678 milya na katwiran. 1,678 miles na hindi nila alam talaga ang kanilang patuloy. Ginabayan lang sila ng stars o yung tala ng Diyos para maturo yung kinalalagyan ng ipinanganak na sanggol na siya nga ang ating Panginoong Kristo Jesus o ang Mesiyas. At nang matagpuan nila, mababasa po natin sa Matthew 2 verse 11, nang matagpuan nila yung sa loob, yung bahay na kilala, ganito po ang sinabi sa talata, at nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kaniyang inang si Maria. At nagpatira pa sila at nagsisamba sa kaniya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog sa kaniya ang mga alay na ginto, kamangyang at mira. Makita natin yung ginawa ng mga wise men na ito. Muli po, bigyan natin ng pagtatama yung kapaniwalaan ng marami na tatlong hari. Mali po yun. Wise men, wala pong binigay na bilang. Binasa lang nila yung tatlong hari dahil tatlo yung nabanggit na regalo o handog, kayamanan na inandog nila. Gold, incense, and myrrh. Kaya po, sa Tagalog po ay ginto, kamangyang, at myrrh. Mga regalo po yon sa mga royal king, sa mga kilalang Makita po natin yung sakripisyo nitong mga So ang may po natin doon yung sacrifice na ginawa nila para masamba yung tunay na Diyos o yung dumating na Misaya o yung pagdating ni Kristo. Nakakatuwa po eh. May isa pa pong pagtatama. Ano po ang nakita natin doon? Nung pumasok sila, nakita nila yung sanggol kasama ng kanyang ina na si Maria. Pero sabi nila, and they worship him. Hindi po si Maria. Si Jesus po ang kanilang sinamba. Kaya keeping Christ in Christmas, madami talaga yung mga maling katuruan o pandaraya ng kalaban. Hindi sa ibang pananampalataya, naagaw na si Christ ni Mary. Ang Christmas nga natin, sabi ko nga kanina, naagaw si Christ ni Santa Claus. Kaya sana dito sa pinsaing ito na aking naibahagi ngayon,
ay tunay na magbigyan natin ng mas malalim na kahulugan yung Christmas sa atin. Sa pagsa-celebrate natin ng Christmas, nawa ay maging mas makahulugan sa atin ang lahat ng mensahe nito. Ulitin ko po, Christmas, ang root word noon ay Christ and Mass. Man are sinners without Christ. Tayo po, pinapahayag po natin na tayo ay mga Christian. Ang root word po noon ay Christ. Ang I-A-N po, ang ibig sabihin po, I am nothing. I am nothing without Christ. Christian, Christmas, si Christ po ang kahulugan. Kaya, ang pagdating ng ating Panginoong Jesus, Jesu Cristo, ang pagdating ng Christ, ni Christ, ang Messiah, yun po ang tunay na kahulugan ng Pasko. Marami pong salamat. Nawa ang mensaheng ito ay maging pagpapala sa atin. Tayo po ay manalangin. Dear God, salamat sa oras na ito. At kami po ay kinatagpo nyo upang bilang mga nagsasabing laging kami ay sinasabi namin lagi, nahayag namin na kami ay mga Christian, ay magkaroon ng pagkakaunawa ng tunay na kahulugan nito. Maging ang katotohanan ng kadahilanan ng Pasko o Christmas, nawa ay masigit nyo, higit po kaming pagpalain dahil sa pagkakaunawang ito. Muli po, hinihingi ko ang inyong basbas ng pagpapala sa bawat isa sa amin. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Binabalik ko po uli ang pagbati sa inyo ng magandang gabi. Merry Christmas! Salamat po. Maraming salamat mga kapatid once again for joining us sa ating gawain ito ng online Sambang Gabi. And once again, join us together muli sa mga susunod pang mga daraos po natin ng sunod-sunod na Sambang Gabi. Patuloy nating i-enjoy ang presence ng Diyos sa pamamagitan po ng gawain ito. And let's be blessed sa pamamagitan po ng iba't ibang bahagi ng programa na inihanda po ng ating iglesia para po sa natatanging gawain na ito. Purihin po ang Diyos, kaya muli po bukas hanggang sa mga susunod pa po mga araw ay samahan niyo po kami muli. And let's celebrate God's gift of His presence for us. The glory has come. Salamat po. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng ating Diyos. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Amen. Purihin po ang Panginoon.